nakikita lang namin dito yung pagpag, binibenta namin. Nakasandaan kami. Basta may laman pa yung konti lang yung bawas. Yun ang pagpag. Bubuod namin yung plastic, tapos yung mineral, papel, tapos yung cups. Yan. Kinukuha nila sa ano, di ganyan, McDo, Jollibee, inasal. Pag panis na, tinatapo na lang ang mga ganito, buto-buto na, yung sa baboy. Pero pag yung pag may mga laman-laman, ayun, tinatabi para ano. Sa ano lang, sa amoy. Di ba tikman mo na dito pa? Ano? Pagkain namin sa araw-araw. Tapos budget sa ulam, di na kami ulam. Hindi mo ulam. Marami, bumunta sila rito, hindi namin inano. Bumunta sila rito. Wala nang andito kami sa ano, sa Aroma. Ayan talagang hanap buhay ko, magtitinda ng pagpag. Binubuhay ko sa anak ko, at sa apo ko. Ay yung pagdating ko dito, yung tinda ko, yung lang mga prutas-prutas. Katapos, yung sabi ng mga suki ko, Nanay, magtinda ka ng pagpag, mabili yun. Sabi ganun, ulam. Sabi ko, hindi kaya ako makakatakot yan, baka sabihin marumi. Sabi, hindi naman nai. Kasi pagluto namin, nililinis naman namin na mabuti yan. At kasubukan mong magluto, mabili yan. Sabi sa akin. Yan, binili ko kasi mabili yung pagpag kaysa yung ibang tinda. Kasi nagtinda ako ng iba, napapanisan ako. Mabuti pa yung pagpag, tingnan, maubos na. Mamaya yung linuto ko, mauubos ka agad yun. Pagdating dito ng pagpag, mga alas 4 pa, pinipilian ko yan ng mga buto. Tapos binabalot-balot ko. May 20, may 25, may 30, yung malaman. Kung dito sa mga tao, pwede ko ibigay ng 30, pwede naman 25. Kung natawad na, ay 20 na lang. Eh walang mga pira. Mahirap good ngayon ng pira. Totoo lang. Yung tinutubo ko minsan 200, minsan 150, hindi pareho. Kaya nakakabili pagkatapos sa pagtinda, namimili ako ng bigas, ulam, na ulam namin ito, tubig. Nakakaraos din kami. Kaya hindi ko iniiwanan ang pagtinda ng pagpag. Yan lang ang pangarap ko. Maayos itong tindahan ko at saka magkaroon ako ng puhunan na konti. Araw-araw ako na income. Hindi kami magugutom. Pagluto yan. Kung marunong ka magluto, wala kang makukuha ng sakit. Kasi yung iba, kaya nagkakasakit, hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis, hindi naayos ang paghugas, ang pag-ano. Kasi yan, kailangan yan, pakuluan mo muna yan, bago mo ulit lutuin. Kasi yan, mga inanuhan na ng bibig simpre ng tao, o sabihin mo na, kinutsa, tinidor lang. Eh, nahalo-halo na yan doon sa mga kanin, mga ano-ano, o basura. Kailangan, pagka ikaw bumili niyan, kung lulutuin mong maayos. Kailangan complete ricado din doon. Lagyan mo siya ng paminta. Lagyan mo rin ng, ano, yung kunting asukal, kunting suka, tapos lagyan mo yung ketchup. Alam mo, yung tomato sauce. Yan, yung ano mo, isa mo. Ganito.
Minsan yan ang ulam namin. Dahil sa kahirapan. Pag nagluluto ako, hindi mamadalas. Isang beses, dalawang beses. Pag wala talaga akong pera, talaga. Yung saktong-sakto lang talagang ano namin. Alam naman. Dati po namin buhay, kami po ay nagpipili ng pagtag. Masaklap po talaga yung mga pangyayaring gano'n kasi po talagang wala po kami talagang pera. Talagang sasabi mo lang po sa sarili mo na ano, eto hanggang dito ka na lang, hindi ka na makakangal. Si nanay po is carpenter. Siya po yung umuha po ng mga basura. Inaano niya po yung mga sibak, kunya lata, mineral. Kinukuha niya po yan para kung may maibenta lang po at may pangpagkain po sa amin. Ang yung focus po ay nang bibigay ng school supply sa amin. Kompleto po yun. Hanggang sa nag-college po ako, talagang minus po talaga sa gastos. Kasi po, ang nagbabayad na po ng tuition ko is yung focus na rin po. Po, isa po sa pangarap po na may aon po yung magulang ko sa kahirapan. So, ano po, gusto ko sila mabigyan ng isang magandang bahay, sasakyan, ganyan. Yung mga di, parang hindi po nila naranasan noon. Sa, kahit sa akin lang po, maranasan po nila yung kaginhawaan.